yung mga kailangan natin gawin para i-ship yung ating first order. Saan ba tayo makakuha ng ating mga pouches? So marami ding sizes yung mga pouches. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So today, ang i-share ko sa inyo ay kung paano tayo mag-ship ng ating first Shopee order. So last two videos ago, ay share ko sa inyo yung first video actually ay kung paano tayo mag-set up ng ating Shopee seller account. And then yung second video naman ay kung paano tayo mag-a-add ng ating product listings. Tapos ngayon naman, ang i-share ko sa inyo ay kung paano na tayo mag-ship ng ating first Shopee order. Kasi syempre, ang hinihintay na lang natin ngayon ay yung order natin. So, kung meron na tayong first order, eto na yon. Sobrang nakaka-nervous. Nung naalala ko, nung nag-ship ako ng aking first order, way back 2020 pa yon. Sobrang nina-nervous talaga ako kasi nga, parang iniisip ko, tama ba yung pagpapako ng orders? Tama ba yung napako na orders? Tapos, kahit after kung i-ship yung products, iniisip ko pa din na, okay, may kulang ba dun sa binalot ko? May kulang ba sa sinend ko dun sa buyer? So, yun, iniisip ko pa rin yun. So, nakakakaba talaga yung pag-ship ng first order. Pero nakaka-excite din siya at the same time kasi finally, nakakuha tayo ng order natin. So, it's a jump start para sa ating online business, diba? So, yun yung share ko sa inyo ngayon. So, parang ano ba yung mga kailangan ko para mag-pack ng orders? Paano yung process? Paano ko i-arrange yung shipment? So, iyan yung mga i-share ko sa inyo today. So, ano ba yung mga kailangan natin para mag-ship ng ating mga orders sa Shopee? So, of course, kailangan natin ng airway bill. And then, we also need yung ating mga pouches. And then, we also need yung mga packaging materials natin. So, yan. So, yun yung mga kailangan natin. Pero, let's arrange muna yung shipment natin. So, i-go through ko kayo ngayon sa kung paano tayo mag-arrange ng shipment using our mobile phone. So, mamaya ay i-go through ko kayo kung paano natin i-arrange yung shipment natin using yung mga desktop naman. So, yeah. So, first, syempre, ay i-open natin yung ating Shopee na app. Sa Shopee na app natin, of course, ay dadalhin tayo ulit dito sa Shopee na page, and then dun ulit sa bottom ay nandito yung home, mall, live, notifications, and then me. So i-click lang natin yung me para i-direct naman tayo doon sa ating page. Pero hindi pa ito yung gagamitin natin kasi wala pa dyan, nakita nyo. So wala pa dyan yung seller account natin. So dun ulit sa top portion, left top portion, nandoon yung my shop. Then, ililid na kayo doon sa Shopee seller account. So, ngayon, makikita nyo dito sa Shopee seller account nyo na yung order status doon sa halos gitna lang ng screen natin. So, doon sa order status, meron dyang mga nakalagay na to ship, canceled, return, tapos review. So, ngayon, kung meron kayong order sa Shopee, merong mag-a-appear doon sa to ship na number. So, like for example, meron kayong isang order kasi ito yung first order nyo, no? So, merong nakalagay dyan na 1 doon sa to ship. And then, yun lang yung i-click nyo. And then, ililid kayo ngayon doon sa My Sales. So, sa My Sales, nakalagay dyan lahat ng mga orders na kailangan mong i-ship. Ngayon, sa akin kasi, na-arrange ko na yung shipment. So, ang nakalagay dyan ay view, pickup details. Pero kung hindi pa na-arrange yung shipment, ang nakalagay dyan ay arrange shipment. So, i-click nyo lang yung arrange shipment. So, ililid ka ngayon doon sa pickup details. So, sa pickup details ay meron kang dalawang options. So, number one ay drop off. So, sa drop off, ito na ngayon yung pupunta ka ngayon doon sa courier na shop. Tapos, i-drop off mo yung mga orders mo. So, yan, yung drop-off, actually, yung advantage nito ay hindi ka na maghihintay doon sa rider natin. So, yan, sometimes kasi, di ba, parang hinihintay mo talaga ng buong maghapon yung rider. Tapos, hindi ka na talaga makakalis kung meron kang kailangang errands na gawin. So, kung laging wala ka naman sa bahay dahil you're still working, yun, pwede mo nang i-drop off yung mga orders mo doon mismo sa courier. Yun, yung drop off. Tapos, ngayon naman, meron ding option na pick up. So, sa pick up naman ay si Kuya Rider naman yung pupunta sa bahay nyo
para i-pick up yung mga orders nyo. So, sa pick up ay i-arrange mo lang kung kailan ipipick up ni Kuya Ryder yung mga orders mo. So, usually kapag on-hand naman yung mga items mo, so meron kang 2 business days to fulfill yung mga orders mo. Pero kung halimbawa naman, pre-order yung items mo, kasi may mga ganun. So, like for example, ako, meron din talaga akong mga items sa shop na pre-order kasi matagal silang gawin. Tapos, kailangan marami akong mga materials on-hand para gawin yung mga products, so, or yung mga items na binibenta ko. So, ang ginagawa ko, pinipre-order ko siya. Tapos, ika-click mo lang yung number of days to fulfill yung shipment mo. So, for example, 7 days or 10 days, 12 days, and sometimes, mas mahaba pa. So, meron pa actually hanggang 1 month pwede yun. Tapos, kailangan mo syempre i-fulfill yung shipment na yun within the specified days or number of days. So, yun. So, pick up, yun, si Kuya Ryder yung magpipick up. So, ang very convenient lang for me talaga yung pagpipick up kasi yun nga, nandito naman ako palagi sa bahay and then I don't need to go sa mga courier pa para i-drop off din yung mga shipments ko or yung mga orders ko. So, yan. So, yun yung pick up details natin na kailangan nating i-fill up or para ma-arrange yung shipment ng ating mga buyers. So, na na-arrange na natin yung shipment date ng ating mga orders, yung next thing na kailangan nating gawin ay ipiprint yung ating airway bill. So, balik ulit tayo dun sa to ship. So, ang nakalagay na dyan, instead of arrange shipment, ang nakalagay dyan ay view pick up details. So, i-click nyo lang yung view pick up details and then lalabas na dyan yung pick up details. So, nandyan na yung tracking number ng courier natin, yung pick up address. So, make sure lang na tama talaga yung pick up address para alam lang ni Kuya Ryder kung saan ipipick up yung ating mga orders. And then, yung pick up date. And then, doon sa bottom part ay nandoon nakalagay yung print way bill at saka yung confirm. So, i-click nyo lang yung print way bill. And then, lalabas na yung way bill ng ating buyer. And then, ito na ngayon yung ipiprint natin using our printer or kaya naman kung meron na kayo yung thermal printer, yun, pwede na natin gamitin yon. Now, for me, ang ginagamit ko ay yung regular printer kasi yun pa lang yung meron ako dito sa bahay. So, siguro gagawa na lang ako ng isa pang video kung paano tayo pwedeng magprint using yung ating regular printers. So, ano ba yung mga kailangan natin para ipack yung ating mga orders? So, depende yun actually sa binibenta mo. So, may mga items na breakable siya, madaling masira. So, kailangan talaga natin na i-secure yung ating mga item. So, like for example, kailangan natin talaga siyang ibalot sa mga bubble wrap na makapal talaga para at least secure na secure talaga yung ating mga items or yung mga products natin. Para pag dumating naman dun sa ating mga buyers, ay maayos pa din, hindi siya basag-basag or hindi siya sira-sira. So, yan. Pero for me, kasi yung binibenta ko dito sa shop ay usually mga books, mga activity books, mga flashcards, mga journals. So, hindi naman kailangan talagang i-bubble wrap yung mga yon. Pero ang gamit ko talaga ay yung mga corrugated boxes. So, yung corrugated boxes, ang ginagawa ko dito ay hinahati ko siya. Tapos, yun ngayon yung binabalot ko talaga doon sa mga books. So, by the way, marami akong mga ginawang videos na about doon sa kung paano ako nagpapack ng mga orders. Ililink ko na lang yun down in the description box. So, para mapanood niya rin kung paano ako nagpapack ng aming mga orders. Ngayon, yun yung kailangan natin. So, paano ba natin masisecure yung ating mga items para pag dumating sa ating mga sellers or sa mga buyers natin, ay maayos pa rin yung mga items. So, ngayon, ang question ay paano naman yung mga courier pouches. So yung mga courier pouches like ito yung sa JNT. Yan. So actually ang naka-enable sa akin na mga couriers ay Shopee Express tsaka yung JNT. Yung Shopee Express ngayon lang, well actually ngayon ko lang February talaga siya in-enable kasi I don't know kung nagpi-pick up yung Shopee Express pero nakalagay naman doon sa notification na magpi-pick up din yung Shopee Express. Kaya in-enable ko na rin siya. So yan. Pero depende actually sa mga couriers kung nagbibigay sila ng mga pouches. Kasi yung JNT dito sa lugar namin ay nagbibigay siya ng mga pouches. Kaya yan, nakakahingi pa rin ako sa kanila ng pouches.
Pero yung Shopee Express, hindi ko pa na-try. Pero itatry ko kung makahingi ako ng pouches. Pero just in case na hindi naman nagbibigay ng mga pouches yung courier, so pwede pa rin tayong bumili ng mga pouches actually sa Shopee din. So sa Shopee ko din nabili itong pouch na to. So ang pinili ko na lang ay white. Para at least kahit sinong courier pwedeng-pwede. So wala naman tong tatak. Yan, blank lang siya. So wala siyang tatak na kahit anong courier. Kaya ito na din yung binili ko. So marami ding sizes yung mga pouches. Depende sa kung gaano kalaki yung mga items nyo. Tapos by the way, yung mga shipping courier pala ay meron din silang mga nire-require na up to maximum weight, tapos up to maximum size. So check nyo lang yun kasi nakalagay naman doon, naka-indicate naman doon sa mga couriers kung ano yung maximum weight at maximum size na meron sila. So meron din talagang mga malalaking mga items na hindi talaga kasya sa mga pouches. For example, ako, nagsama-sama talaga, marami talagang binili na book. So hindi talaga siya kasya sa mga pouches ng mga courier. So, dahil meron lang din talagang limit yung size ng mga pouches ng mga ating courier. So, ang ginagawa ko doon ay binabalot ko pa rin sila ng corrugated box and then binabalot ko sila ng bubble wrap. Tapos, gumagamit lang ako ng packing tape and then nilalagyan ko lang pala sila nito. Ito, nung ganito. Para at least, ayan, nakalagay na sticker na fragile. Para at least, merong extra care pa rin yung ating courier. So, ayan. So, pinapack ko lang sila nitong packing tape na clear lang din. And meron din kayo actually mabibili na packing tape na ganito. Tapos nakalagay din na fragile. So, pwede nyo ding bilhin yon just in case na yung binibenta nyo ay malalaki talagang mga items. So, now, pag napack nyo na yung inyong mga orders, ang gagawin nyo na lang ay hihintayin si Kuya Ryder doon sa pick-up date na sinet nyo, or kaya naman kung drop off ito ay dadalhin nyo ngayon doon sa courier center natin. So ngayon naman ay i-go through ko kayo dito sa desktop. So sa desktop actually may advantage siya kasi pwede ka nang mag-print ng mga airway bill ng maramihan. So hindi tulad sa mobile phone na paisa-isa. So dito sa desktop ay pwede mo na siyang pagsabay-sabayan. So pwede ka nang mag-print ng marami talaga as in. So yan. So ang gagawin lang natin ay pupunta tayo sa Shopee natin na app. Tapos, makikita nyo ulit doon sa upper left hand ng ating Shopee account na meron doon Seller Center. So, sa Seller Center ay i-click nyo lang yon para i-lead kayo doon sa Shopee Seller Center natin, ng shop natin mismo. Tapos, ngayon makikita mo yung to-do list doon. So, nandun yung unpaid, to process, process shipment, and pending cancellation. Tapos, yung iba pang mga to-do list na nakalagay doon. So, ang gagawin mo lang, i-click mo doon sa gilid. Nakalagay doon yung My Shipment. So, sa My Shipment, yun, ikiklik mo and then makikita mo yung Mass Ship. So, sa Mass Ship, ikiklik mo lang yon and then ililid ka ngayon doon sa Ship My Orders. Tapos nakalagay doon Orders to Ship and generate documents. So, ang ikiklik mo doon ay yung generate documents and then ililid ka ngayon doon sa mga ipiprint mo na airway bill. So, ang gagawin mo lang ay click mo lang lahat ng mga products to ship or lahat ng mga orders to ship pala. And then, makikita mo naman sa right side yung generate shipping documents. So, meron doon pick list, airway bill, packing list, kung PDF man to or Excel. So, ang gagawin natin ay i-click yung airway bill para makapag-print tayo ng airway bill. Tapos, generate selected documents. And then, ililid ka na ngayon doon sa mga airway bills ng mga orders mo para ma-print mo na tong mga airway bills. So, ganun lang kasimple kapag desktop yung ginagamit. Sobrang baka ka-save siya ng time din talaga dahil pwede mo nang i-print yung lahat ng mga orders mo. I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo kung paano kayo magpapack na inyo mga first orders sa Shopee. So, sana marami pa kayong mga orders na dumating. So, kung nakatulong itong video na ito sa inyo para makapag-set up or makapag-start ng inyong negosyo sa Shopee, please leave a comment down below para alam ko lang na nakatulong itong mga videos na ito sa inyo. So, thank you so much for joining me today. Please join the Gracewell Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell nyo for more videos like this. And please give this video a big thumbs up as well. So thank you so much. God bless everyone and I will see you around. Bye!